Balik Pilipinas sa ang Pinay na kinoronahang Miss Tourism International na si Rizzini Alexis Gomez. Inamin ni Rizzini na kinabahan daw siya habang nasa pageant, pero hindi siya sumuko hanggang tuluyang naging beauty queen. Makichika kay Lars Santiago. Suot ang kanyang korona. Humarap sa media si Miss Tourism International, Rizzini Alexis Gomez kanina. Sinamahan siya ng mga opisyal ng mutya ng Pilipinas at ng kanyang ama, ang dating PBA player na si Roel Gomez at nakababatang kapatid. I feel very, very happy. I've missed the Philippines so much, but I'm also excited going back to Cebu. Palaban at hindi basta-basta sumusuko kung ilarawan ni Rizzini ang kanyang sarili. Nauna siyang sumali sa dalawang malalaking beauty contest at hindi pinalad bago siya nanalo ng Miss Tourism sa mutya ng Pilipinas. Sa pagsali sa mutya, malaking kahihiyan daw ang naramdaman niya sa swimsuit competition nang siya ay madapa habang pa-exit ng stage. I was on my way down, going to the exit. I tripped. My heel fell into the small hole. I tripped. I was on my knees and on my hands. Yes. It was embarrassing, true, but I stood up and, you know, walked gracefully as I could. Sa Miss Tourism International, hindi raw naiwasang kabahan ni Rizzi dahil napakagaganda ng mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Nang magbigay na ng mga special awards, ay ni hindi raw siya agad natawag. Nabigyan siya ng isang special award, ang Miss Sunway, bago ipahayag ang top 10 kung saan pangalawa siyang tinawag. Sa tingin ni Rizzi, sa question and answer niya nakuha ang pagsang-ayon ng judges. Ang tanong sa kanya ay kung anong festival sa kanyang bansa ang mahalaga at kakaiba, at ganito raw niya sinagot. One important festival in the Philippines is the Sinulog Festival. It's one of the grandest and most colorful festival in the Philippines. And it's so unique, it's because of the undying devotion of the Filipinos to the Señor Santo Niño Child Jesus. It's a symbol of our cultural heritage, our unity as one, and of course our diversity in bringing people together. Pagkatapos ng kanyang reign, plano ni Rizzi na balikan ang pag-aaral. Gusto raw niyang kumuha ng master's course sa nursing o kaya naman ay abogasiya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.